Ang topic natin ngayon ay tungkol sa maximum series phase rating na sumasailalim pa rin sa main topic na solar PV module. Ang mga pag-uusapan natin ay ang mga sumusunod. Ano ba ang maximum series phase rating? Makikita natin ito sa mga nameplate data sa likod ng mga solar panel. Gaano ba kahalaga ang impormasyon na ito para sa mga solar installer at designers? Pangatlo, paano ba gamitin ito? Kasama rin dito ang ilang mga probisyon mula sa National Electrical Code of 2017 na batayan natin sa paggamit nito. Kung ikaw ay nag-aaral ng solar PV design and installation o individual na gustong mag-install ng sariling solar setup, makakatulong sa iyo ang video na ito. Hello and welcome to my YouTube channel. JT Netix po, bumabati sa inyo ng isang magandang araw. Ang mahalagang impormasyon na ito ay nagmula sa mga solar module manufacturers ay matatagpuan natin sa nameplate data na naka-imprenta sa likod ng mga solar panel. Matatagpuan din ito sa datasheet o specification sheet na libreng nadadownload sa internet. Ang datasheet or specification sheet ay pinalawak na version ng nameplate data kung saan makakakuha tayo ng mas malawak na impormasyon tungkol sa mga katangian ng isang partikular na solar module. Katulad nito, ang maximum series phase rating ay nakapaloob sa electrical data. At sa ibang datasheet naman, ito ay nakapaloob sa parameters for optimal system integration. At minsan, tinatawag itong maximum reverse current. Maximum series phase rating o maximum reverse current? Para saan nga ba yan? Ang maximum series phase rating ay ang itinakdang hangganan o kakayanan ng isang solar module na tumanggap ng reverse current. Reverse current? Kailan ba nagkakaroon ng reverse current? Ang reverse current ay nagaganap kung ang isa sa mga nakaparallel na solar module ay nalililiman. Kung ikaw ay may setup na kagaya nito, isang solar panel, siya nga po pala, ito ang schematic symbol ng solar panel. Positive yung bandang taas na may hugis triangulo. At ito ay papuntang charge controller. Dito naman ang battery. Dito naman papunta ang DC load kung meron. At inverter. Kung malaki naman ang current ng inverter at hindi kaya ng charge controller, maaari din naman nating ikabit dito direkta sa baterya. Ito ay isang typical na setup ng off-grid solar PV system. Sa normal na operasyon, kapag nasinaga ng araw ang ating solar panel, lilikha ito ng enerhiya at dadaloy ang kuryente mula sa isang terminal. Sabihin na nating mula sa positive papunta sa charge controller. Ang gagawin naman ng charge controller ay isasalin nito ang boltahe na galing sa solar panel sa mas mababang antas upang itama ito sa boltahe ng baterya upang ma-charge ito. At ang kuryenteng ito ay babalik sa negative terminal ng solar panel. Magpapatuloy ang ganitong operasyon hanggat hindi napupuno ang baterya at hanggat hindi naliliman ang solar panel. Kapag naliliman ang nag-iisang solar panel na ito, titigil ito sa paglikha ng enerhiya. Sa ganitong sitwasyon, wala tayong dapat alalahanin sapagkat babalik din naman ito sa normal na operasyon kung wala na ang lilim. Kung ikaw naman ay may dalawang solar panel kagaya nito, mas marami itong malilikhang enerhiya kumpara sa iisang solar panel na may kaparehong sukat. Subalit kapag naliliman ang isa sa mga solar panel sa anumang kadahilanan, titigil ito sa paglikha ng enerhiya upang i-charge ang iyong baterya. At ang masama pa nito, ito ay magsisilbing load sa kasama nitong solar panel na hindi naliliman. Sa ganitong pagkakataon, ang kuryente ng panel na walang lilim ay papasok sa solar panel na may lilim sa pabaliktad na direksyon. Ito ang tinatawag na reverse current. Ano sa inyong palagay ang mangyayari sa solar panel na naliliman kung may pumasok na reverse current dito? Huwag muna mag-alala. Wala pa namang masamang mangyayari sa ngayon.
Ngunit kung ang solar setup mo ay binubuo ng apat o higit pang solar panel na mayroong maximum series fuse rating na 15 ampere kagaya sa halimbawang ito at may short circuit current na 5.75 ampere, ang pinagsama-samang current nito ay papasok sa solar panel na naliliman, na kung susumahin natin ay lampas na sa itinakdang 15 ampere na maximum series fuse rating. Ito ay magiging sanhi ng maagang pagkasira ng solar panel na naliliman, lalong-lalo na kung madalas itong nangyayari. Sa nakita nating sitwasyon, kailangan ng lagyan ng string protection sa pamamagitan ng fuse o circuit breaker ang bawat solar panel. Puputok ang fuse o magtitrip ang circuit breaker sa tuwing magkakaroon ng reverse current na lampas na sa itinakdang maximum series fuse rating. Sa gayon, maiiwasan natin ang maagang pagkasira ng ating mga solar panel at mapangangalagaan natin ang perang pinambili natin ito. Kung mapapansin ninyo, tinawag ko itong string protection, sapagkat ang parehong prinsipyo ay ginagamit din sa mga grid-connected solar setup kung saan may mga ilang solar panel ang nakakonekta ng series upang makabuo ng mas mataas na boltahe. Ang grupo ng mga solar panel na naka-series ay tinatawag na string. Kung ang setup ay medyo may kalakihan at kailangan mag-parallel ng ilang strings, kailangan kwentahin kung kailangan bang lagyan ng string protection o hindi. Dahil may mga pagkakataon naman na hindi kailangan. At kung kinakailangan, ano ang tamang ampere rating nito? Marahil ay nagtatanong na kayo kung lalagyan ko ng fuse o circuit breaker ang bawat solar panel ko. Paano ko malalaman kung anong ampere rating? Huwag kayo mag-alala at hindi ko po nalilimutan yan. At higit sa lahat, hindi pa po tayo tapos. Kagaya ng nabanggit ko kanina, may mga pagkakataon na hindi na kailangan maglagay ng string protection. Kung kailan at paano, ganito po yun. Kung ang setup natin ay may iisang string lamang o iisang solar panel, ang string protection ay hindi na kailangan. Ito ay batay sa Article 690.9A ng National Electrical Code of 2017. Ngunit may kondisyon. Ang sukat ng ating conductor o kawad ng kuryente na gagamitin ay may ampacity na hindi bababa sa 1.56 times the ISC. Halimbawa, kung ang short circuit current ng solar module ay 5.75 ampere, dapat ang ampacity ng conductor natin ay hindi bababa sa 8.97 ampere. Tatalakayin po natin sa ibang video ang mas detalyadong paraan ng pagpili ng tamang sukat ng kawad ng kuryente. Paano naman malalaman kung gaano karaming strings o solar modules ang pwedeng pagkabit-kabitin ng hindi na mangangailangan ng string protection? Number of parallel strings equals maximum series fuse rating divided by module short circuit current. At kung ang sagot ay may decimal number, i-round up po natin yan. Ibigay na nating halimbawa yung kanina pa natin ginagamit. 15 ampere na maximum series fuse rating divided by short circuit current na 5.75 ampere equals 2.6 strings. Round up to 3 strings. Ibig sabihin, pwedeng pagkabit-kabitin ang hanggang 3 parallel strings o 3 solar modules na hindi na kailangan maglagay ng string protection. Basta wag lang nating kakalimutan ang kondisyon tungkol sa sukat ng conductor na dapat gamitin. At kung labis na sa 3 kagaya nito, kailangan na nating lagyan ng string protection. Anong size ng fuse o circuit breaker ang dapat nating gamitin? Ang size ng fuse ay tawagin nating trip current equals 1.56 times ISC. Ito ay batay sa Article 690.9B1 ng National Electrical Code of 2017. Halimbawa, 1.56 times 5.75 ampere na short circuit current equals 8.97 ampere. Pwede tayong gumamit ng 9 ampere na fuse kung available. Kung hindi naman, pwede ang 10 ampere. Maaari bang gumamit ng mas mataas sa 10 ampere? Yes, may mga kondisyon po. Unang kondisyon, kailangan
Ang rating ng fuse na gagamitin natin ay hindi lalampas sa itinakdang maximum series fuse rating upang maproteksyonan ng fuse ang ating solar module. Kagaya sa ating mga halimbawa, ang pinakamalaking fuse na pwedeng gamitin ay 15 ampere. Pangalawa, kailangan magkampanan ng fuse ang isa pa nitong layunin, ang proteksyonan ang kawad ng kuryente. Ibig sabihin, kung ang kawad ng kuryente na gagamitin natin ay may kakayahang magdala ng 15 ampere, dapat ay hindi hihigit dito ang fuse rating. Palagi po nating tatandaan, sa lahat ng gagawin nating electrical wiring, mapasolar man yan o house wiring, dapat ay akma ang fuse rating sa ampacity ng conductor. Maaari tayong gumamit ng conductor na may mas mataas na ampacity kaysa sa fuse rating. Ngunit ang paggamit ng fuse na mas mataas ang rating kaysa sa ampacity ng conductor ay mahigpit.